Yun, muli magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 29, 2024. Hindi po natuloy yung lakad ko kaya diretso po tayo sa ating live streaming. At pag-usapan po natin, ito pong naging pahayag ni Ombudsman Martires. Ito ba ay tuta ng mga Duterte? Kaya niya po sinasabi ang mga bagay na ito o nairita lamang siya kay Undersecretary Andres dahil sa sinasabi naman nung isa na dapat daw pong imbestigahan o disiplinahin ito pong ombudsman, ito pong si Pusit. Pakinggan po natin ang balita mula po sa GMA tungkol po sa bagay na ito. Wala raw nakikita sa ngayon ang ombudsman aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan ayon kay Ombudsman Samuel Martires. May bulta rin siya sa opisyal ng Justice Department na nagsasabing dapat... By the way, ipakilala muna natin kung sino to si Ombudsman Martires para meron tayong idea kung bakit marahil ito yung kanyang sinasabi o talagang naninindigan lang siya sa kung ano ang tama at dapat. Okay, sandali lamang. Saan ba yung appointment dito? Nakalimutan kong ilagay bigla eh. Martires appointed... Ayan, appointment. Balikan po natin yung pangyayari noon kung saan ito pong si Martires noong July 26, 2018 ay inappoint ng dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang ika-anim na ombudsman. Pinalitan niya po si Ombudsman Conchita Carpio Morales. At kung atin pong ding matatandaan, ito pong si Martires ay appointed din po sa Supreme Court bilang Associate Justice ni Rodrigo Duterte. Manila, Philippines, President Rodrigo Duterte appointed Supreme Court Associate Justice Samuel Martires as the next ombudsman. Duterte announced in a speech in Ipil, Zamboanga, Sibugay on July 26 that Martires will replace Ombudsman Conchita Carpio Morales, who is retiring the same day. He beat Special Prosecutor Edilberto Sandoval and Private Lawyer Pelito Ramirez to the highly coveted post. Okay? The President's only marching orders for Martires. Ang sasabihin ko lang sa iyo, and this is my statement, do what is right. Oh, yan lang naman pala ang instruction. Do what is right. Kaya tama kaya yung ginagawa ngayon ni Ombudsman Martires na sabihang shut up. Ito pong undersecretary mula sa Department of Justice. Patdisiplinahin ng ombudsman ang vice presidente. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, as far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Wala daw pong nakikitang ginawa o sinabi itong si Supusit na dapat imbestigahan ng ombudsman. We do not find anything that is in violation of one, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the Revised Penal Code that is in... Walang paglabag sa Republic Act 3019, sa Revised Penal Code. Relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang pahayag ni Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres na may kapangyarihan din ang ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martires, kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ang ombudsman, I would advise Joseph Andres to shut up. Parang unnecessary naman po yung sinasabi niya na yan, ano? Kasi maayos naman po yung kanyang counterpart eh, si Undersecretary Andres sa pagsasalita. Ang sinasabi lamang ni Undersecretary Andres
ay dapat disiplinahin ng ombudsman si Sara Duterte. Siguro sa punto na yon, pwede siyang mag-react na walang basihan para disiplinahin ng ombudsman si Sara Duterte, but not necessarily magsalita ka pa ng to shut up. That is personal remarks on the part of Ombudsman Martires. Kaya nga marahil, baka napipikon siya dito po kay Undersecretary Andres. To stop talking about the case, because one of the powers of the Ombudsman... Dito, parang meron pa siyang pananakot. Ano? Parang ang sinasabi niya, sige kayo, kukunin namin sa inyo yung pag-iimbestiga dahil ito yung aming mandato. Is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Pinaalala ni Martires kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan o ahensya at maaari nitong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno. Cancelan ba ngayon? She's being investigated for ETA, anti-terror law, and grave threats. Pag ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office, are these grave threats done in relation to the performance of her duties as vice president? If not, that would be personal. If not, that would be personal. Pero tandaan natin na kaya humuhugot ng ganung galit si Sara Duterte eh dahil vice presidente siya ng Pilipinas. Sabi niya nga, pagka ako ang may threat, baliwala lang. Pagka sila, national security matters na, mga PI kayo. Di ba? Dahil sa kanyang pagiging vice presidente, naiimbestigahan ito ngayon sa House of Representatives. At dahil sa imbestigasyon na yon, nakapagsasalita siya ng mga ganyang bagay. Wala pa rin bang kaugnayan yon sa pagiging vice-presidente niya o sa disposal o sa kanyang discharge ng pagiging vice-presidente? Anyway, yan ang interpretation nitong si Martires. Wala tayong magagawa dyan. Kaya umaantabi ako sa balita. Tinitingnan ko kung magre-react na ito pong si Undersecretary Andres eh. Wala pa tayong nasasagap na pagsagot niya naman sa pagsasalita sa kanya ng shut up nitong si Ombudsman Martires. We have the jurisdiction over this, but thanks. Hinihinga namin ang pahayag tungkol dito ang Department of Justice. Ayon kay Ombudsman Martires, bukod sa investigasyon na gagawin ng NBI at DOJ, pwede rin i-take over ng Ombudsman ang investigasyon ginagawa ng Kamara kay Vice President Duterte. Iniimbestigahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paggamit ni VP Sara ng 650 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. We feel that we have jurisdiction over these cases. We can request Congress to please stop and we'll take over the investigation of the case. Hindi niya pwedeng gawin yon, kasi sabi nga ni Congressman Chua, magkaiba yon. Para yatang nakakalimutan nitong si Congressman, anitong si Ombudsman Martires, yung mismong kanyang nalalaman sa batas na merong separations of powers ang mga independent branch ng ating gobyerno, including the Ombudsman. Ang functions ng Ombudsman, nababasahin natin mamaya, ay iba sa functions ng ating Kongreso. Ayon sa ating kongresista na si Chua, hindi pa pwede itong sinasabi ni Ombudsman Martires. Kasi hindi sila nag-iimbestiga administratively, civilly, or criminally. They are investigating in aid of legislation at hindi yun pa pwedeng pigilan ng kahit sino. Maliban kung merong pang-aabuso sa kanilang committee at Korte Suprema na ang makakapigil dito. Tuloy tayo sa pakikinig muna sa balita. We can do that, but as a matter of courtesy, we belong to different departments, branch of government. As a matter of courtesy, we tell Congress. Diba? Alam naman pala ni Ombudsman Martires eh, na belong sila sa independent branch ng gobyerno. Eh. Kaya hindi nila dapat pakiusapan kasi hindi nila dapat gawin yun eh.
No, pwede silang mag-take over ng investigation but not patigilin ang Kongreso sa isinasagawa nitong hearing in aid of legislation. Tugon dito ng chairman ng komite na si Representative Joel Chua, hindi investigasyon para sa kasong kriminal ang ginagawa nila. Mm-hmm. Yung sa amin kasi in aid of legislation yung sa amin. Eh. Yung nature ng aming ano ay in aid of legislation. Kung baga magkaiba po yun. Dagdag pa niya, may separation of powers din daw ang ehekutibo at legislatibo. Ang ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-appoint kay Martires una sa Korte Suprema bilang Associate Justice. Ito tuloy ngayong hindi mawala sa isipan ng publiko. Tumatanaw ba ng utang na loob ito pong si Martires kay Rodrigo Duterte? Pero i-deny niya yan. Katuwiran niya nga, kahit tingnan niyo yung records ng Malacanang kung ilang beses daw po siya nakarating dyan. But it doesn't mean na porket hindi ka pumupunta sa Malacanang o hindi kayo magkasundo o hindi kayo magkapalagay ang loob talaga ng malalim, ay hindi ka na tumatanaw ng utang na loob. May mga tao na kahit hindi nila kaibigan yung tao, kapag ka natulungan, tumatanaw ng utang na loob sa kanilang kaparaanan. Just in 2017 at noong 2018 bilang ombudsman, kung i-take over man daw ng ombudsman ang investigasyon sa anak ng dating Pangulo, hindi raw ito dahil sa utang na loob. I had never been close to President Duterte. I am not close to the president. Never had been close to the president. During that, six years term of the president, you can check the logbook of Malacanang, how many times I've been there. Yan yung kanyang ipinagmamalaki. Hindi daw siya lumalapit madalas o malapit sa Pangulo, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ngayon, punta tayo sa ipinagmamalaki niyang kapangyarihan ng ombudsman. Tayo naman ay hindi abogado, pero basahin natin kung ano po ang ibig sabihin po nito. Office of the Ombudsman, ito po ay base sa kanilang website. Ito po ay powers and functions and duties. The Office of the Ombudsman shall have the following powers, functions, and duties. 1. Investigate and prosecute on its own or on complaint by any person, any act. Mandali lang ha, mga tol. Magulo tong tuta ko pakita ka muna. Tara. Ako'y nagla-live tapos nanggugulo ka dito pakita ka muna. Si Mama Dog, di ko na may pakita. Malaki masyado. Ayan ha, magulo no? Singit muna yung artista. Magkamagulo. Okay? Investigate and prosecute on its own or on complaint by any person, act or omission of any public officer or employee, officer or agency, when such act or omission appears to be illegal, unjust, improper, or inefficient. Ang sinasabi po ni Undersecretary Andres, pwedeng disiplinahin o imbestigahan ng ombudsman si Sara Duterte. Ano ba ang pinaghuhugutan? Baka ito. No, investigate and prosecute on its own. No, act or omission appears to be illegal, unjust, improper, or inefficient. Sa tingin nyo ba, may ginawang illegal si Sara Duterte bilang vice-presidente ng Pilipinas? Nakikita nga ng ilang kongresista, baka possible technical malversation eh. Oh. Kaya meron. It has primary jurisdiction. Ito na yung kanyang pinagmamalaki. Na parang tinatakot niya ang Department of Justice. It has primary jurisdiction over cases cognizable by the Sandigan Bayan. And in the exercise of his primary jurisdiction, it may take over at any stage from any investigatory agency of government the investigation of such cases. Di take over mo. Sa atin lang naman, ganun mga tol eh. Sige, take over mo na. Ombudsman Martires, parang pinagbabantaan mo ang Department of Justice eh. Hindi na natin babasahin pa the rest of the powers and functions. Doon lang naman tayo po focus. To investigate and prosecute on its own. Those acts or omission appears to be illegal,
unjust, improper, or inefficient. At least, makikita ng tao na ombudsman talaga kayo, tanod bayan. Hindi yung hindi kayo kagad aakto. Parang ang nangyari dito, sa pahayag nitong si Ombudsman Martires, acquitted na kagad eh. Wala na kagad kasalanan si Sara Duterte eh. Bakit? Dahil ba siya ay Duterte? Kasi parang hindi namin maunawaan, Ombudsman Martires eh. Pag binabasa po namin yung powers and functions nyo, hindi kami mga abogado, turuan nyo po kami. Pero titingnan namin kung ano ang magiging sagot sa inyo ng Department of Justice tungkol sa bagay na yan. Sa amin kasing maikling pangunawa, maliit na pangunawa sa aming nabasa, pwede kayong mag-imbestiga eh. Kung sa tingin po ninyo ang act or omission ay illegal, unjust, improper, or inefficient. Ang problema, baka sa tingin ninyo, walang ginagawa itong si Sara Duterte kahit alam naman ninyo na meron talagang mali. At kung sasabihin itong si Ombudsman Martires na walang kaugnayan sa pagiging vice-presidente sa pag-discharge ng tungkulin ang mga ginawa ni Sara Duterte, aba, parang nagkakamali siya. Ang mga meltdowns na ginawa ni Sara Duterte ay kanyang in-announce nang siya ay nasa posisyon bilang vice-presidente. In fact, may seal pa ng Office of the Vice President nang sinabihan niya, kung hindi ako nagkakamali ah, ang ating dating Pangulong Marcos Sr. Balikan nga natin yon, baka nagkamali ako eh. No? Pero, definitely, nasa kanyang opisina siya. Nagpe-perform ng kanyang trabaho bilang vice-presidente. And even, nung siya ay nasa House of Representatives, sila mismo ang nagsasabi, they are performing their duties and responsibilities there sa Office of the Vice President. Tapos nag-perform sila ng live streaming at doon binanatan nila ng binanatan si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi yung pwedeng maging personal. Sapagkat yung kanyang sinasabi ay ginawa niya sa panahon na siya ay nag-discharge ng kanyang duties and responsibilities as Vice President of the country. Paano niya sasabihin walang kaugnayan yun sa kanyang trabaho? 24/7 Vice President ka ng Pilipinas. Ano yun? Porket nagbigay ka ng remarks? Halimbawa, ganito na lang ba yun, Ombudsman Martires? Kung public official ako, di na ako matatakot dito, di naman ako pulis na. Ha? Ano, ikakasuhan niya ako? Di na ako pulis, kaya dati takot kami sa Ombudsman. Alam nyo ba, nagkaroon ako ng kaso sa Ombudsman, pero exonerated kami doon. Ibig sabihin, wala kaming kasalanan, pero noon pa yun. Ha? Hindi na ako pulis, kaya di na ako matatakot sa inyo. Sasabihin ko kung ano yung gusto kong sabihin ngayon. Ha? Ganito ba yon, Ombudsman Martires? Halimbawa, kung ako yung vice-presidente, tapos merong seal sa aking paligid ng Office of the Vice President, pag mumumurahin kita, pag babantaan kita na ikaw ay aking papatayin, pati ang asawa mo, o kung sino mang kasama mo diyan sa Ombudsman, yun ba ay personal? I don't think so. No? Pag ang pulis ba, for example, merong ranggong kernel and above, nagsalita ng mga hindi magagandang bagay sa kanyang kapwa, nang ito ay naka-duty, hindi na ba yon related sa kanyang trabaho bilang pulis? Eto sila Sara Duterte nga, sasampahan ng kaso sa Ombudsman yung mga pulis eh. Ito, singit natin ito. Ha? Malamang sa Ombudsman nila sasampahan ng kaso kasi kernel ang involved dito. Pakausap po natin ngayon si Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Gene Fajardo. May sumang usapin tungkol kay Vice President Sara Duterte. Magandang umaga po, General. Magandang umaga po, Sir Egan. Magahain daw ng kontrareklamo. May punto kayo dyan, maaaring hindi umusad ang mga kaso. No? Intay lang tayo, 2025, tapos na ang panunungkulan ni Ombudsman Martires. Papalitan na ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Vice President Sara Duterte sa mga pulis na nagreklamo rin sa kanya kaugnay sa kumbusyon nung Sabado sa Veterans Memorial Medical Center. Paano po paghahandaan nito ng PNP?
Unang-una, Sir Egan, ay iintayin po natin na bigyan po tayo ng kopya ng reklamo po na ihahal po ng ating vice-presidente. At yan naman po ay bahagi ng due process na bibigyan din tayo ng pagkakataon na sagutin yung reklamong isinampa sa atin. In the same manner na sila rin naman po ay bibigyan din ng pagkakataon na sagutin din naman yung mga reklamong nauna na natin isinampa laban sa kanila. Na mabanggit po na posibleng kaso ay kidnapping and robbery. Ito yun eh. Puntahan nga natin yung kaso na sinasabi nitong si Pusit laban sa ating mga kapulisan. Hanggan natin tong balita kaugnay niyan. Tinaurungan ng PNP ang kontra diba ng isang sampa sa kanila ni VP Sara Duterte. Malino raw sa video kung sino ang totoong nagkamali. Nasa frontline ng balitang yan, Marisa Lili. Ang pumusyong yan noong Sabado sa paglipat sa ospital kay OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez, humantong sa dimandahan. Si Police Lieutenant Colonel Van Jason Villamor na itinula at itinaboy sa video, nagsampa ng reklamong direct assault, disobedience to authority at grave coercion laban kay Vice President Sara Duterte at ilan pang tauhan ng OVP. Ang resback dyan ng bise, kontrademanda laban sa mga pulis. We are filing charges against them as well. For disobedience, for kidnapping, for robbery. Hindi. Narinig nyo? Saan isasampayan ni Sara Duterte? Pwede sa regional trial court. Pero kung ang involved na officer ay pasok sa salary grade or rank classification para mag-acquire ng jurisdiction ng ombudsman, sa ombudsman niya isasampayan ang kaso. Hahawakan ni Martires ngayon. Ano? Balik tayo rito sa kaninang balita. Laban sa mga pulis. Pwede na, yun ang ating sinasabi, Sir Egan, na antayin natin kung ano ba yung mga sinasabi nilang naging ground para sampahan ang kaso yung ating mga pulis sa kidnapping at robbery po. At sinasabi na natin na yung ginawang aksyon ng pulis noong nakaraang Sabado ay bilang pagtugon sa request ng House of Representatives na ilipat si Asika Laika from the House of Representatives Detention Facility papunta sana una doon sa Women's Correctional. But alam nyo mga tol, kung magaan follow kayo, huwag nyo nang i-announce. Binabara ko nga yung mga follower ko dito pagka sablay ang sinasabi sa akin eh. Do not announce na. Mag-unfollow na lang kayo. Ganun lang kasimple yun. Hindi ako masasaktan dyan. Ano? Sa social media, come and go ang tao. Pero salamat sa mga nananatili kay Top 1 dahil malawak ang kanilang isipan. Kung kayo'y nasasaktan sa aking mga opinion, hindi po kayo nararapat kay Top 1. Kasi may paninindigan po ako kung ano ang tama at dapat doon po ako. Hindi po ako susunod dahil gusto nyo lamang. Ano po? Nabago po nga po ito nung hindi naging maganda yung pakiramdam ni Asika Lopez at di dadalhin sana siya sa Memorial Hospital. So on that aspect, kung yun ang sinasabi po nilang papasok sa kidnapping ay na wala po tayong nakikita ang kidnapping doon kung yung incident po na yun ang pinutukoy po nila. Bakit po sa rules ng PNP, may mali po ba sa naging procedure ng ating mga polis? Nabanggit yun na sumusunod lang sila dito sa utos ng kamera. Well, sa party po ng PNP, Sir Egan, sa ngayon, wala po tayong nakikita na ginawang violation ng ating mga pulis. Kasi dahil ang nasabi ko kanina, itong aksyon ng ating mga pulis ay bilang pagtugon doon sa written request ng House of Representatives sa tulungan yung kanilang Legislative Security Bureau para i-implement po ang isang valid order issued by the House of Representatives. So, on that aspect po ay nandun naman po tayo sa pagtupad labang at pag-respond doon sa request okay po ng House of Ayon sa balita, sa kasalukuyan, si Pusit ay nasa NBI na at sinasagot na ang Supuena na ipinadala sa kanya ng NBI kaugnay po ng pagbabanta niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At syempre, ang possible na maaaring maging kaso niya yung paglabag sa Section 4 or Section 5 ng Republic Act 11479 or the Anti-Terrorism Act of 2020. Opo. Yung 24 na pulis na papalit no sa security detail ni BP Sara, tumanggi po si BP Sara, natatangkapin daw niya po ito.
Wala po tayong magagawa dyan na sa Ligan. Prerogative po yun ng ating vice-presidente. Kung matatandaan nyo rin po yung ibinigay po natin na 31 na PNP personnel to complement po yung PPSPG nung nakaraang July ay pinanggihan din po ito at underutilized. But on the part of the PNP, yung ating pagpapadala po nung Martes po ng 25 PNP personnel ay bilang pagtugon din naman sa request po ng Armed Forces of the Philippines para magbigay po tayo ng tauhan to complement na po yung personnel po ng PPSPG. Opo. May alam po ba ang PNP na... Panoorin nga muna natin yung actual video. Baka clickbait lang to ng ABS-CBN. Yan. Vice President Sara Duterte arrives at NBI. Pero parang wala pa naman siya. Diba? Ang nakikita pa lang natin ay si Judge Jaime Santiago. Wala pa tayong nakikita na pusit. Nagugutom tuloy ako. Kain tayo dito pagkatapos dito. Pusit ba ulam natin? wala pa naman. No? Naka-title lamang. Baka kasi sabihin nyo, fake news ako eh. Nakita ko sa ABS-CBN, Vice President Sara Duterte arrives at NBI eh. Pero wala pa si Pusit. Balik muna tayo rito sa pinapanood natin balita. Banta sa buhay ng Vice Presidente natin dahil sabi niya kung din daw po alam ng PNP, incompetent daw kayo. Binawi natin yan na Sir Egan. Una-una ay may binabanggit po yung ating Vice Presidente with due respect to her po. May sinasabi po siya ng mga documented threat. Ang sinasabi lang po natin kung ito naman po ay dokumento ay we are assuming as part of security protocol ay pinakating po ito sa Vice Presidential Security Protection Group na nasa ilalim naman ng Presidential Security Group. Okay. So as a matter of security protocol, ang umahandle po ng lahat po ng threat sa ating Presidente at Vice President ay yung Presidential Security Command. At ito namang command po na ito ang magbibigay ng utos sa mga security forces para tulungan po silang i-validate itong mga existing and credible threats po. So, yun po yung stand po natin. Basta tanggap po natin na dahil siya po ay vice president, ay inherent po ang threats po sa kanya. But doon sa sinasabi niyang mga documented threats po, ayun po yung sinasabi po natin. Anyway, basta magkakaso daw itong si Pusit sa mga police, o possible, lumagak yan sa ombudsman kasi... Sino ba yung nag-utos? Ganun yun eh. Hindi mo pwedeng i-exempt yung nag-utos. At ang nag-utos na yon definitely, nasa kernel at least ang ranggo nun. At kapag ka-kernel ang pinag-uusapan, eh pasok po yan sa jurisdiction ng ombudsman. Kung babasahin nyo nga po, ito pong mga powers and functions nila rito, mababanggit po dito yan. Pero mahaba, kaya hindi na po natin pupuntahan pa. Ang punto na lamang natin, syempre, si Sara Duterte, sa aking paniniwala, lumabag talaga ito sa batas. At bilang isang public official na lumabag sa batas, siguro naman, pwede naman kung hindi tuta itong si Martires ng mga Duterte, eh baka pwede naman nilang silipin ito pong sitwasyon. At hindi sasabihan kaagad-agad yung ating Department of Justice Undersecretary Andres na to keep his mouth shut. Ah, shut up daw eh. Masyadong personal remarks yung sinabi na yon. That is unprofessional para sa isang ombudsman na magsalita ng mga ganong kataga sa kapwa niya public servant. Pwede niya namang sagutin ng naaayon lamang sa kanilang mandato katulad ng pinapaliwanag niya. Pero yung pagsasalita niya ng shut up parang napakayabang. At parang may pagbabanta pa siya sa DOJ na i-take over nila yung investigasyon. Di i-take over ninyo.